Ang ilan sa mga ginagawa nating irigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw. Hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela. Samantala, dahil sa Halaur River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Halaur River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente, at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 9,000 piso halaga ang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Ngunit, mainam na rin na nailunsad na maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Sa ating nasimulan na proyektong Lawa at Binhi, isinasagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot. As we can see in all the world, weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang flood risk management project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 hektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas
kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyang buhay muli ang Ilog Pasig. As we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Aside from agriculture and disaster risk, our other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology, they all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. With the results that we have seen 2 years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas.